The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Kaya rin po Noy, maganda din yan kasi yung ating topic sana ngayon, yung about existential crisis. Din. Crisis. Kasi pag once kasi Broccoli na ikaw ay, halimbawa na tumagal ka dyan ng 20 years, 30 years, 10 years, tapos bigla kang umalis dyan, naku, magkakaroon ka, minsan hindi naman sa lahat, ng existential crisis. Yes. Kasi, buong buhay mo, lalo na halimbawa, nagkaroon ka dyan ng mabigat na tungkulin, nagmanggagawa ka, naging opisyalis ka, naging diakono ka, tapos na-entrench ka dyan, pati yung pamilya mo, lahat ng iyong kamag-anak na anib dyan. Tapos ikaw mismo ay yung dinedicate ng iyong buhay dyan, inalay mo na ang iyong pagkatao, pagkabinata, pagkadalaga dyan. Tapos ang nangyari sa iyo, Broccoli, after 30 years, after 21 years, 10 years, bigla mo na lang na-realize, Broccoli, na mali pala yung ano na yan, samahan na yan. Yes, oo. Tapos bigla ka ngayon nakaisip na ikaw ay bumalikwas. Ayaw mo na dyan. Ayaw mo na sa iglesia. Ayaw mo na. Umalis ka na. Ang nangyari ngayon sa iyo, Broccoli, after mong umalis dyan sa very controlling na cult na yan, nagkaroon ka ngayon ng psychological problem at nagkaroon ka ng psychological na state, which is yung tinatawag na existential crisis. Yun sana yung magiging topic natin. Ito, may nagsasabi. Intro pa lang to. Intro. Si Intro Boy. Sige, mag-intro na tayo. Unang Romano. Tapos ituloy natin next week. O kung kailan man. Baka mag-live ako sa Facebook or something. Yun nga, pag alis sa iglesia, ano nang gagawin ko? Saan ako pupunta? Ano pang silbi ko? Kasi yung tungkulin ang number one dyan eh. Manggagawa ka, natanggal ka ng tungkulin. Ano pang silbi mo? Wala na daw. Yun. Tapos mag-iisip-isip ka na ano ba yung ginagawa ko sa buhay ko. May tinatawag tayong absurdism. Yung absurdist. It's a philosophical theory na yung life in general is absurd. Ano bang meaning nito? Nawala na ng meaning yung existence mo. Walang higher purpose. Walang reason bakit ka ginawa, hindi mo naman piniling mabuhay. Yun ang mga tanong. Tapos meron din. Meron pa isa bro, yung mga nagwo-worker-worker dyan, yung mga nagmamanggagawa. Biro nyo mag-aaral kayo ng manggagawa dyan. Pagkatapos nyo magmanggagawa, gagawin ko yung kolektor. Di dapat ang gawin nyo na lang, huwag na kayo magmanggagawa. Pag-kolektor na lang kayo. Kasi yan na lang pinapagawa sa inyo dyan. Yung pinaka-function ng pagkamanggagawa dyan, hindi naman talaga manggagawa. Hindi. Tama yun, Money Collectors Group International. Tsaka, pasakot po kayo mga kapatid, magpasakot po kayo. Ang manggagawa, nangangaral. Eh, dyan eh. Mananinina kayo. Kakaiba eh. Sa o hingi ng hina ng buloy. Bakit ba naninira kayo? Pangutang pa. Saka yung Broccoli niyo, absurdist, di ba? Yung absurdist. Meron ding nihilist. Nihilist naman, no? Iba din yung nihilist. Wala rin kwenta. Kwentang buhay. Walang kwentang buhay. Nihilism. Minsan ang nagiging ano, minsan yung iba nagkakapag-suicide, di ba? Kasi nihilist na sila eh. Pero iba naman yun, parang iba-iba naman yung ano niyan, yung parang paradigm ng kanilang pag-iisip. Iba-iba kasi yung epekto ng ano yung pagkakaroon ng ano yung tinatawag na existential crisis eh. Kasi nga dahil nga diyan sa iyong nangyari sa yun na yan na biro mo 30 years, 20 years ka diyan. Tapos ang tinuro kasi diyan sa mga ganyang mga relihiyon, kagaya ng mga MCGI, yung mga iba-iba pang mga masasabing fundamentalist, yung tungkulin, yun ang nagbibigay ng kahulugan sa buhay mo.
Kaya nga may mga awit dyan eh, Dakilang Tungkulin. Meron pang awit na yun, yung kung hindi dahil sa yung pagmamahal. Mm-hmm. Di ba yung parang, kung hindi dahil sa Diyos, walang kang kwenta. Wala kang kabuluhan. Oo, wala kang kabuluhan. Kung baga, pinanganak ka, ang meaning ng iyong existence sa lupa is yung tungkulin mo. Oh. Yun ang nagbibigay ng halaga sa ano mo, sa buhay mo. Kaya nga dyan, di ba, pag alimbawa ikaw ay, halimbawa, inalisan ka ng tungkulin dyan, para ka daw ano dyan eh, para kang pinatay, para kang pinubukan ng ulo. Wala, para kang pinatay, tama. O para kang yun ang ano kasi dyan, yung tinatawag na magkakaroon ka talaga dyan na existential crisis. Lalong-lalo na Bukuli, kung inampanan mo ang iyong tungkulin ng buong puso at sumasampalataya ka buong-buo na totoo yung ano, yung MCGI na yan at pinagsasabi ni Bess na for yung ano mo, buhay mo, naging routine mo na araw-araw sa buong buhay mo, diba, officialist ka, biro mo, araw-araw ka na talaga mag-iisip, wala ka ng ibang unang concern agad, kundi yung lokal. Kasi halimbawa, may kapatitrino ba sa lokal, may pagkain ba sa lokal, yun agad ang una mo eh. Tapos, for 30 years, ganun ang ginagawa mo. Kumbaga, yun ang naging meaning ng iyong buhay. Kumbaga, yun ang naging purpose ng buhay mo, yung tungkulin. Pero, nung mawala ka, halimbawa, na-decide mo na umalis dyan, magkakaroon ka ngayon ng problem. Yun na ngayon, dilemma na yun, Broccoli, na existential crisis. Na it is a psychological problem po. Yan ba yung sinasabi nilang ano, yung religious trauma bond syndrome? Oh, pwede rin. Pwede rin. Oo, pwede rin po. Lahat kasi tayo tumaan yata dito eh. Religious trauma bond syndrome, tawag nila dyan eh. Passive nihilism sa Christianity. Oh, nihilism. Passive siya. Passive type ng nihilism. Kung saan yung Christianity, yung nakikita mo lang na sa'yo ng buhay mo, is ina-Christian bilang. Lahat na lang sa labas ng Christianity, lalong saysay. So kung walang kinalaman sa pagkakaligtas mo, sa salvation mo, eh walang saysay yun. Hindi mo i-adapt yun sa buhay mo. Kaya kaya siya passive. Passive na yung listen. Oo, ganun na nga. Kasi ang nangyari kasi sa iyo, Bukoli, yun bang naituro kasi, naidikdik dyan eh, kagaya ng halimbawa na anib ka dyan, tapos nagkaroon ka ng tungkulin. Yung nasa gawa, 2024, na hindi ko minahal ang aking buhay, na waring sa akin yung mahalaga, maganap ko lamang ang aking tungkulin, di ba? Yung parang, grabe yung pagkakadikdik niyan eh, sa iyo kapag ka ikaw'y nandyan sa MCGI. Na ang dahilan kaya ikaw ay nabubuhay sa mundo dahil sa tungkulin mo. Kaya nga bawal talaga dyan na ano eh, umatras ka eh. Ano ba na, gusto mo na mag-quit? Hindi pwede dyan. Yung araro. Talaga dyan. O araro. Sa araro ka, yung mag-iwan ng araro. Hindi ka daw, may impyerno ka daw, Broccoli, pag nag-iwan ka ng tungkulin. Kawawa ka dyan. Kaya yan talaga ang ano dyan eh. Kaya magkakaroon ka talaga ng psychological problem dyan. Kaya mahirap yan. Kasi ang nangyari kasi, Broccoli, para bang yung kagaya din sa ibang mga relihiyon yan eh. Hindi lang naman sa MCGI nangyayari yan eh. Nangyayari din yan sa ibang mga churches na very controlling at very fundamentalist. Na kung makikita mo yan doon sa YouTube, merong mga patotoo yung mga ibang mga members ng mga churches na malalaki na ganun din ang kanilang pinagdadaanan, na nagkakaroon sila ng existential crisis. Para yung ano din kasi yan, Broccoli, halimbawa eh, naging ano ka dyan, naging matagal ka dyan, halimbawa naging officialist ka, naging diakono ka, o naging manggagawa ka, halimbawa tumaas pa yung ranggo mo, umabot ka ng KNT or DS, parang ang nangyari kasi sa iyo, Broccoli, parang naging part ka ng system eh. Diba? Hmm. Ang tendency mo, ikaw rin mismo ang nagpapatupad ng istriktong batas na yon. Halimbawa, ikaw ay ano, DS ka. Ano ba ang ginagawa ng DS doon sa manggagawa na under niya na nagpabaya sa tungkulin? Diba ang number one agad niya na gagawin, kakastiguhin yun? Diba? Parang ikaw pa yung dati, ikaw yung gumagawa nun eh. Parang nagpabaya ka, mali ang ginagawa mo, baka mapahama ka niyan. Pero ngayon, after how many years, Broccoli, nangyari na rin sa'yo yung ginagawa mo. Parang bumalik sa'yo yung ano, yung parang dilema na yun na
ikaw na ngayon yung nandun sa ganung sitwasyon. Parang naalala ko yung movie Broccoli, yung ano, Equilibrium. Na parang ba yung Equilibrium na movie, yung si anong bida nun, si Christian Bale, yung dati pa yan. Grammaton Cleric. Oo, Grammaton Cleric ang ano nila doon eh. Dati si ano, yung kasi sa kanilang society doon, siya yung tagapagpatupad ng batas na kapag ka, halimbawa, yung isang kasama nila eh medyo tumatagilid na, nagkakaroon ng damdamin, nakaka-appreciate na ng painting, nakaka-appreciate na ng pag-ibig, ganun. Kasi hindi na siya umiinom ng gamot na appreciate sa kanila ng society nila. Aba, inaano niya, talagang siya ang taga ano, taga sentensya doon siya eh. Siya ang pumapatay doon sa kanyang kasama na ganun. Ngayon, nung umaon na, siya naman ang nagkaroon ng ganung damdamin. So, siya na ngayon naman ang na-subject sa ganun. Parang nakita ko yung ganung sitwasyon, yung existential crisis. Kasi nakikita niya na, ako rin pala eh, ganito. Bakit dati eh, ganito ako, ganun. So, ganun talaga yung Broccoli, yung nangyayari dyan sa mga members na naanganib dyan na matagal na, tapos umaalis sila kanila. Nagkakaroon ngayon ng walang kakwenta-kwenta na yung buhay nila, nabra naliligaw sila. So, ganun yung ano ko dyan sa existential crisis ng Broccoli. Tungkulin ang pinakamahalaga. Marami nang nag-break dyan. Nag-break up na relationship dahil sa tungkulin. Oo. Tungkulin. ayun. Brad Camilo, pamute nga po saglit. Mahangin po yung sa side niyo. Ayun nga. Intro pa lang to, guys. Late na tayo nag-start. Ito, sabihin ko lang. Kasi marami tayong nakausap lately. Meron tayong kilala na nihilist siya na walang kwenta yung buhay, sabi niya. So, yun. Meron din nagtanong, ano, how do you solve? Anong ginagawa nyo para mawala yung existential crisis? Sabi ko sa kanya, just do what you love. Kung saan ka masaya, gawin mo lang yon. Kasi pag ginagawa mo yung mga bagay na gusto mo at love mo, hindi ka magtatanong kung ano yung purpose ng buhay mo. Diba? Nakuha ko lang yon kay Sadguru. But it makes sense na ganun. Tapos si Elon Musk, when he was 14, nagkaroon din siya ng ganyang existential crisis. Sabi niya, binasa niya yung mga religious text. Ano, lalo lang daw siyang na-depress. Hindi raw nakatulong sa kanya. So, ang ginawa niya, nagkaroon siya ng, ano, naghanap siya talaga, nabasa niya yung book na The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hanapin niyo to. It's a series by Douglas Adams. Patay na to. Douglas Adams. Oo. It's a comedy science fiction na yun, after niyang basahin yon, ano, nagkaroon siya ng inspiration para magawa niya yung SpaceX, yung mga na-achieve niya ngayon. Elon Musk, di ba? Sobrang successful. Doon niya natagpuan yung knowledge and wisdom. And search niyo, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Yeah. So, to summarize it up, ang sabi lang doon, just chill out, occupy yourself until you end up dead. Ganun lang. Chill ka lang. Huwag ka masyadong debatista dyan na akala mo ikaw tama. Mag-chill ka lang. Gawin mo yung mga nagpapasaya sa'yo. So, magpatato ka. Masaya ka eh. Diba? Pakulay kang buhok. Paputol ka ng buhok. Wala tayong limit sa kaligayahan. Pag nilagyan mo limit yan, di ka masaya. Ayan, dyan ka na mag-iisip na, ba't ba ako nag-i-exist? Kasi hindi mo nagagawa yung gusto mong gawin. If you love traveling, once a month nagta-travel ka, masaya ka. Hindi ka magtatanong, ba't ako nag-exist? Kasi you're happy. Ayan, intro pa lang yan. Sige po, senior. Ate Pechay muna. Ay. Meron din akong mga ideas na kung paano ma-overcome yung ganyang phase of your life.
Pero yeah, i-share ko na lang next ano podcast. Part 2. Oo. Kasi yung mga para kasi sa mga exiters, merong hole na naiwan yung ano yung sa puso nila. Merong vacuum space na gusto pa rin nilang gumawa ng mabuti. Pero gusto nila it counts. Parang ganoon ang sa iglesia to. Tama ba ako? Oo, so sa iglesia, bawa. Oh, yung lumabas ka sa iglesia, eh sa iglesia puro gawa mabuti ganyan, 'di ba? Yung charity. Ngayon nung lumabas ka, ano, parang feeling mo, oh, nawala ka na sa sirkulasyon. na feeling mo, gusto mo pa rin gumawa ng mabuti, eh, pero parang nare-realize mo, makakount ba to kung gagawa ko ng mabuti na nasa sarili ko lang? O walang nag-ano sa iyo, nagba-validate na sa iyo pagka pag ikaw na lang. So, pwede nating i-discuss 'yon. Paano i-feel yung vacuum na 'yon na meron ka pa ring at least kung magagawa, makakagawa ka ng mabuti sa kapwa, na, may masasabi kang may iwang legacy pagka namatay ka. In a way, you found a purpose in life. Ganon. Saka yan. Ano, wag ka magpanic. Kumbawa, it's a new territory. Lumabas ka na iglesia. Don't panic. Ang tao, nag-a-adapt yan kung ano yung situation niya. So, chill ka lang. Oo. Masasanay ka rin. Ganon. Tsaka, Broccoli, ganito kasi yan eh. Yung kasi ang kadalasang tanong ng tao eh. Kasi ito yung ginagamit palagi ng mga religious, mga pastors, pati ni Bes. Diba yung tanong nila palagi is, what is the purpose of life? Ano ba ang purpose ng buhay? Mali yun eh. Dapat, ang pananaw natin is, what is the purpose in life? Yung sa buhay mo. Dapat, hindi dapat yung kagaya nung sikat na libro, di ba may sikat na libro na millions bestseller yung kay Rick Warren, Purpose Driven Life. Yes, yun, kung mayroon ba sa'yo nakabasa nun, sa Born, ano yun, si Rick Warren, sikat na ano yun. Kung babasahin mo yun siya, isa-summarize mo, ang pinakalundo lang nun is, worship and glorify God, go to church and invite others to go to church. Yun lang ang summary nun. Kung babasahin mo yung aklat na yun, Purpose Driven Life. Ang dapat kasi sa atin, no? Dapat ang ating motto is life-driven purpose. Dapat magmamatter kung ang purpose mo, ikaw ang gagawa ng purpose mo. Hindi ka magdidiktahan ng Panginoon, ng Lord, ng kasulatan, ng mga ngaral. Kasi ang nangyari sa atin sa MCGI, kung anong dikta ni Bes, o ikaw, tungkulin mo mga gagawa, tungkulin mo opisyalis, manatili ka dyan. Diba? Yan ang tungkulin mo. May mga pa, ano-ano pa sila dyan. Mali eh. Kasi parang naghihintay lang tayo nung kung ano sabihin nung Panginoon kung anong gagawin natin. Hindi dapat ganun eh. Ang nangyari kasi, inspire. Kumbaga, in. Pa-in. Galing sa labas, galing sa external, galing sa Diyos, or galing sa deity. Sabihin ka, o ikaw, ganitong gawin mo. Hindi. Dapat, ang gawin natin is outspire. Kumbaga, manggagaling sa atin kung ano yung magiging meaning ng buhay natin. Hindi na kailangan na maghirtay pa tayo ng kung ano sabihin ng mangaral, ng pastor, ng pare, ng Diyos, kung sino man yung Diyos na sinasamba mo. Hindi ganun kasi parang Broccoli, alipin tayo. Alipin. We are slaves kung ganun ang ating mindset. Kumbaga bang ang purpose pala natin dito sa mundo ay maglingkod lang sa Diyos, maging alipin tayo habang buhay. Kasi nga, di ba, may teksto dyan na sinasabi na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay ang tao. Kalahat daw ng mga bagay na yun, mga puno, mga halaman, mga hayop. Tayo ang lahat center. Ginawa, tayo ang center. Tapos tayo naman daw, maglilingkod daw tayo sa Diyos. Which is very, ano, very petty na ano. Di ba, parang napaka-pangit pala ng buhay natin, di ba? Pero kung halimbawa, ang ating magiging mindset is life-driven purpose, yung tayo ang gagawa mismo ng ating sariling destiny, kung ano yung kagaya nung sinabi ni Broccoli, kung ano yung gusto mong gawin, yung pinaka ano mo, pinaka forte mo, gusto mong makapag-effect ng change sa kapwa, gawin mo. Kagaya ng halimbawa, no, yung mga may advocacy. Diba, may mga taong kayaman, may mga advocacy, kagaya nila Bill Gates. Si Bill Gates, iba, inakusa niya, atheist na daw yan. Sabi ni Bessie,
Diba? Yung mga mayayamang tao, mga foundation, mga korporasyon, sila, mayroon silang mga advocacy, kagaya ni Bill Gates, gusto niya i-end ang hunger. So doon niya ginubuhos yung kanyang interest para makatulong sa humanity. Meron din naman mga humanists na tinatawag. Human. Yung mga organisasyon na hindi ito religious, hindi ito church, kundi tumutulong din sila, kagaya din sa church. Nagpapakain sa mga mahihirap, nang gagamot ng libre. Yung lahat ng ginagawa ng mga religious, kaya din tapatan yan ng mga hindi religious. Basta pag-anahin lang natin yung interest mo, yung desire mo na makatulong sa kapwa, life-driven purpose. Yun, yun. Tsaka meron ding Doctors Without Borders, yung mga pumupunta sa mga gera ng lugar. Yung napapansin nyo ba yun? Yung mga, halimbawa, kagaya ng mga gera-gera dyan, naapektuhan yung mga refugees dyan. Yung mga, maraming mga bata nagkakasakit. May pumupunta dyan, mga Doctors Without Borders, yung mga ito, hindi religious yan. So ano ibig sabihin? Hindi natin kailangan na may dikta yung tinatawag na intervention na galing sa ito para magdikta kung ano yung maging purpose natin, kundi tayo mismo ang gagawa ng purpose para sa buhay natin at para maka-effect tayo sa buhay ng ibang tao para mapabuti. Bayan na sila ng Diyos. Life-driven purpose. Yun ang tawag dyan. Wala dapat outspire, ano. Not inspire. No holds barred. No holds barred. Wala dapat na nakakahadlang sa'yo kung saan ka sasaya. Diba? Eh paano, Brad Lon, kung ang masaya ka sa pagmamanggagawa sa MCGI? Ayun, yeah. Trip ka. Hanapin mo na 'yun. Personal trip naman kasi 'yun. Trip lang 'yan. Dahil sa mabubuting gawa, nilikha ang Diyos. Alam mo, yung mga ano. Naman kasi 'yun eh. Relative truth siya. Hindi mo naman pwedeng i-apply sa lahat ng tao 'yun, yung truth na alam natin. Tulad ni Brooks, ano siya, skeptical pragmatic si ano, si Broccoli. Yung iba dito, ano, mga humanist, secularist, hindi mo naman pwedeng ilagay. Wala namang isang tamang definition kung paano. Walang isang block. Wala. Walang tamang definition na kung paano tayo dapat mabuhay. Oo. Ganun, eh. Kung ako, masaya ako sa ginagawa ko. Hindi, you don't have to ano, copy me. May sarili dapat kayong... Tama, may individuality. Yan ang ano eh. Yan nga yung characteristic ng cult eh. Ang cult, inaalis niya yung individuality ng mga tao. Kailangan yung... Yes! Pare-pareho dapat. Mga sheeple kayo, mga sheeple. Sheep! Galing. So, yun na nga Broccoli. Ito nga, yun nga yung awit-awit palagi sa MCGI, di ba? You give my life a new meaning. O di ba, umalis ka diyan, bigyan mo ng meaning yung buhay mo. Gumawa ka kung anong gusto mo na gawin ng mabuti, di ba? Kagaya ng mga, diba, gusto mo magpakain, di ikaw gumastos ka. O di kaya naman kagaya ng ginagawa ni Broccoli, kasi itong ginagawa ni Broccoli, ano din 'to eh? Some sort of a ano din 'to eh, para bang ano, Broccoli, yung interest mo, di ba? Marunong ka sa computer, di ba? Ito yung ano mo eh, parang ito yung satisfaction. Satisfaction. O ito yung ano mo, ito yung purpose mo. 'Di ba? Ikaw ang kumuha ng purpose. Yung calling. Hindi ito sinabihan, hindi ka sinabihan ng mangaral ng Diyos. Oy, Broccoli, mag-goodpass ka diyan. Hindi ganoon, hindi rin ang holy book. Oo. That is your own will at dito ka masaya eh, dito ka nakaka-therapy, nakakatulong sa kapwa. O maganda eh, pagpatuloy, ganun 'yun yung sinasabi ko na amen. Na life-driven purpose. 'Yun. Ang ganda, ganda. Boundary na ba? Boundary. Introduction pa lang 'yan. Oo, unfortunately wala tayong oras, guys. Ituloy natin, napakaganda nito. At sige, last messages na pahabol. Overtime na tayo eh. May gusto ba kayong sabihin? Gusto mong i-promote or ano, balita? Bukod yung Kati Pechay. Ay, ano? Okay. Yung merch mo daw. Wala pa. Wala pa. Wala akong oras eh. Pero ano, punta kayo. Salamat sa juice.com. May mga links doon to my TikTok, my ano other social media accounts. Ayun. Anything else? Sige, magbabasbas na si... Ayun, protect your mental health at all costs, sabi ni Agent Wealth, na isa nating kapatid. Sige, Mission, basbas na. Sige, tanggapin ninyo ang pagpapala, ang biyayang pagliligtas, at ang pagpapala at pag-ibig
ang siyang gumabay sa ating lahat. Ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Okay. Right, I'll see you all next week. Salamat sa Diyos. Bye-bye. Bye.